Ay, Diyos ko, baby. Malakas ka, baby. Ay, bakit nanginginig? Be! Hindi na lang sa hospital yan. Kaya nga. Eh, ano kaya natin? Dalhin kaya natin sa ospital ngayon. Kuya Miko. Ma'am, tuloy po. Pasok na ako, ha. Pasok na po, ha. Ayan. Ako. Hindi natin binalikan si Kuya Miko para kumustahin ng kanyang baby. Ay, dito siguro. Dito ka nagluluto sa ulingan, Kuya? Opo, dyan po, ma'am. Anong ginagawa mo, Kuya? Nakatapos ko lang po ang padede. Ayun po, gagawin ko po. Kainumin ko po siya ng lemon. Kasi po, bakit? Nialagnat. Hala? Nialagnat? Opo. Eh, ano kaya natin? Dalhin kaya natin sa ospital ngayon. Ang sabi po nung nurse dyan, normal lang daw po yan. Normal na may lagnat siya lagi? Nada po siya lagnat. Pero kailangan lang daw po punas-punasan. Punas-punasan at saka? Kainumin ng paracetamol. Bupunasan yung mga katawan, lalagyan ng bimpo sa no. Walan po yung nalagyan. Yung ligat niya po, nahihita niya. Ah. Nakirot. Pero sure ka ba, Miko, na hindi delikado yung lagnat niya? Hindi naman po, ma'am. Kasi ganyan lang naman po yung tinataas niya. 38.3. Pero may sinat. Kung ganyan pala ginagawa ni Miko, talagang ano siya sa anak niya, asikasong asikaso talaga niya. Ano yung mga ipapainom mo dyan? Paracetamol po. Ay, Diyos ko, baby. Palakas ka, baby. Inantayin natin si Kuya Miko, may kinukuha lang siya sa baba. Yan, okay na. Ano na yung ano niya, be? Sina po yung ano niya, ganyan na lang po taas. Pero okay lang yan, sinabi talaga sa'yo, hindi natin kailangan isugod, normal talaga daw yan. Normal lang daw po yan, ma'am. Kasi na magkakasinat siya. Gagabayan lang po, agapan lang. Pag di po naagapan, maaaring may mangyari sa bata. Kaya nga, punas-punasan mo. O, tas papainumin mo siya ng gamot. Papainumin ko muna siya ng gamot. Bago upusan po nasan. Yan pala yung ginagawa ni Kuya Miko. Talagang ano, alam na alam niya na kung paano. Kasi kung napaka ano talagang sakripisyo ng tatay. Yan lang po karami ilalagay. Ibig sabihin, doon mo yan sa ospital lahat natutunan, tinuro sa'yo. Lahat po na nakikita niyo po sa akin, tinuro po ng nurse yan. Pero sana, ano Kuya Miko, pagbalik natin sa Sabado, mapalitan yung ano niya, no? Kasi feeling ko, kaya nga eh. Mahirapan po magagilat eh. Madumi na yung tapos po pag-stayin siya, kailangan po isara. Kasi? Para hindi po lumabas yung gatos niya. Sa GT, hindi siya magsuka. Pero siguro, ano, may reseta ka ba niyan para makabili tayo tapos magpapapalitan na natin sa Sabado, no? Hindi po, meron po ako neto eh. O di sa Sabado, dalhin doon para ano, mapalitan na ha? Hindi po. Kasi tingnan mo, parang madumi na. Pero nasa'yo ba lahat ng reseta? Ano, natatago mo ba lahat? Natatago po, ma'am, nandito po sana. Yan, tama yan. Lagayin po. Okay. Yan, itago mo lahat para pag lumapit tayo sa mga ano, mapapakita mo sa kanya yung mga medical certificate. Ay, bakit nanginginig? Be! Bakit naninigas? Anuhin mo muna, be! Hindi na lang sa hospital yan. Kaya nga. Normal po. Normal yan na naninigas siya? Galit po siya, ma'am.
sige, anino muna, be. Grabe. Mga kilikili, be, punas-punasan mo. Para bumaba yung sinat niya. Diyos ko, kawawa naman sobra talaga tong bata. Ayan, tiis lang, baby. Shhh. Ganyan lang nakakaano pag umiiyak na yung anak mo eh. Eh, punas lang. Punas lang yung papa. Pag ganyan siya, ano kaya, ang hirap kasi ng ganyan na hindi makapagsabi kung anong nararamdaman eh. Hindi ko talaga na pagsabi ang bata kung anong nararamdaman. Kaya nga eh. Diyos ko, kawawa naman. Ano ba yung hinihigaan niya, Kuya Miko? Unan siya, ma'am. Unan lang po talaga ang hinihigaan niya. Unan at saka? Karton. Ano ba yung sabihin niya, ma'am? Karton? Ay, unan karton. Ano yung sa pinakailalim? Plywood? Plywood po. Para mayroon pong matibi na ano. Para may itaas po siya. Ang galing sa... Ikaw lang nakaano niyan? Ako lang po nakagawa niyan. Inanam mo na lang, Diyos ko. Ayan pala yung kailangan talaga ni baby, yung higaan. Ay, naninigas siya, oh. Ate, kukunot lang, ate. Ganyan pala talagang sakripisyo ni Miko. Grabe. Grabe, hindi ko talaga kaya yung ganito. Tama na muna mga kababayan. Balikan ko na lang po ang ano nito, update nito. Sa ngayon, ito na lang po muna. Nakakaawa talaga yung bata. Kailangan na natin talagang kumilos. Ah, Miko, sigurado ka okay yung bata ha? Lagi siyang ganyan talaga. Hindi natin siya kailangan dalhin sa ospital kasi kung akin, dalhin na natin. Sabado na lang po siya, madali lang. Dito naman po siya kahit sa hospital. Sigurado ka, ha? Nadapuan talaga siya yung nagnat. Dahil po siguro, dahil po siguro dito sa likod. Nasa likod niya, ma'am. Diyos ko. Sige, yan mga kababayan, yan po ang update kay baby. I-ano ko na lang po ulit kayo. Ayun po, dahil po dito. Kaya kailangan na nating mapacheck up talaga yan sa Sabado, ha? Anong oras tayo sa Sabado, Kuya Miko? Langit po. Kailangan din na tayo. Sige. Kuya Miko, Sabado lang ba talaga yan pwedeng dalhin doon? Monday and Saturday lang? Ayun lang po. Kasi ayun lang po ang schedule ng doktor niya. Okay. Kaya pala kahit sabihin ko sa'yo na dalhin ngayon eh. Wala po ang doktor niya pag dinala po natin siya doon. Wala ang doktor? Wala po. Hindi po naka-schedule. Sa Sabado pa talaga. Ang tagal pa kasi kung aantayin natin eh. Pero lagi na siyang ganyan na may sinat lagi? Minsan-minsan lang po. Tapos yung naninigas? Yung mga pagtitigas ng katawan niya? Ano lang po ito? Umaga, tanghali, gabi. Laging ganyan, naninigas? Pag ginagalaw mo siya, parang siya naninigas. Para siya nagagalit. Na parang ayaw niya magpagalaw. Okay. Ganyan may nararamdaman siya. Sa sakit na nararamdaman. Tinitigasan niya na, nialabanan niya. Sige. Ayan Kuya Miko, huwag kang mag-alala. Nakalikom-likom na tayo ng magagamit natin na pera sa Sabado ha. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Dahil may mga kababayan na tayo nakapagbigay para sa gagamitin natin sa Sabado na pangbayad dun sa check-up at saka sa CT scan ha. Kuya Miko, ano masasabi mo? Na ang daming tumulong. Maraming salamat po, ma'am. Sa tulong niyo sa anak ko. God bless po. Naiiyak na naman ito. Tulungan niyo yung anak ko. Yung panggasas ko eh, para sa bata. Tulungan po talaga. Maraming salamat po. Walahin po sana ako yung Panginoon. Naiiyak na naman tuloy si Kuya Miko. Pagdating talaga sa natutulungan yung anak niya, grabe talaga. Yan mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at makakaasa po kayo na makakarating po ito lahat sa bata at talagang gagamitin po ito sa tama. Yan, maraming salamat po, please share po ng video mga kababayan. Sana po ay patuloy niyo pa rin po kaming suportahan sa aming mga advokasya na makatulong po sa ating mga kababayan na talagang grabe ang pinagdadaanan sa buhay.
lalo yung mga ganitong bata. Ayan. Ito na kami, Kuya Miko, ha. Update na lang ulit kita, ha. Miko, maraming salamat po, ma'am. Okay. Kuya Miko, yung mga, ano, kailangan mo, kunin ko na lang din para maipamili kita para hindi ka na lumabas, ha. Sulat mo naman lahat ng kailangan mo, ha. Sige po, ma'am. Sige po. Ayan, para i-ano kita, ipamili kita ng mga kailangan ni baby para hindi ka na lumabas kasi wala na namang maiiwan, eh. Ha? Maraming salamat po talaga sa mga tumutulong. Thank you po sa lahat. Ang bagay. Salamat po, napansin niyo ko na. Yan ang ating baby. Okay, bye-bye baby. Magpagaling ka, ha?